Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, nandito po kami sa bahay na ito para i-varnish po itong green slate na ito. Itong bato na nakadikit dito po sa wall na ito. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo ng step by step kung paano po ito gagawin at ang mahalaga po dito kung ano po yung materials na gagamitin po namin dito. Ang green slate na ito mga boss ay namuriatic na ito at nahugasan na rin po ito. Yun nga lang, inabot po ng ulan kaya po kailangan walisin. Mga boss, dito po sa bahay na ito, nandito na po yung mga halaman. So naka-prepare na po yung mga halaman, ito po, na siya po yung itanim po dyan sa gilid ng wall na yan. So dapat mauna po yung aming pag-varnish bago po nila itanim yung mga halaman na yan para hindi po sa gabal, para po sa amin kapag nag-varnish po kami. Dahil siyempre kung may halaman na yan, eh, mahirap na po mag-varnish dito. So ito na po ngayon mga boss, ang gagamitin po namin pang-varnish dito po sa aming green slate na bato. So ang tawag po dito, ito po, PYA slate seal. Ito po ay ginagamit para po sa mga concrete bricks, terracotta tiles, slate, kagaya po nitong pag-applyin po namin dito, paver, stones, cementitious substrate. Kahit sa simento mga boss, pwede po ito. Ang gusto po natin pagandahin, pakintabin, para hindi po lulumutin yung ating mga batuman o simento. So kung paano po ito i-apply mga boss, ginagamitan lang po ito ng BB roller o kaya paint brush. At kung gusto nyo naman, i-spray po ninyo gamit ang spray gun. At ngayon mga boss, in-apply na po natin yung ating pang-varnish po dito po sa ating green slate. At kung napansin po ninyo mga boss, ginagamitan ko lang po ng BB roller. So mas pinili ko po na i-roller ko po siya, tapos ikakating ko na lang po ng brush yung mga gilid-gilid na hindi po matamaan ang ating BB roller. So bakit nga ba hindi po natin ginagamitan ng pang-spray gayong meron naman tayong pang-spray? Mga boss, ang dahilan po kung bakit roller po ang aking ginamit po dito dahil sa meron pong bintana na kailangan po nating itip. At marami po tayong dapat iwasan po dito mga boss kapag ispray po dahil unang-una nandyan yung bintana, kailangan nating isil talaga, tapos yung tiles. Ngayon ang tanong, maganda rin ba ang resulta kapag BB roller o brush po ang gamitin natin na hindi po natin i-spray? Yes po, maganda rin po. Lalong-lalo na green slate stone po ito. So, pagka sinabing green slate po mga boss, hindi po siya makinis. Meron po siyang mga bako-bako. Kaya wala po talagang problema kahit pa BB roller o kaya brush po yung gagamitin po natin. So sa inyo po nakikita ngayon mga boss, kinakating ko na po yung mga party po na hindi po inabot ng ating BB roller. So ganun po talaga mga boss, kailangan po nating gamitan po ng brush yung mga hindi po naabot ng ating roller. Kagaya po nitong binabrush ko po dito po sa laylayan, sa mga kantuhan po o sa mga kilikili ng ating wall. So kailangan po nating gamitan din po ng brush dahil nga po hindi po siya naabot ng ating roller. So ang tanong ngayon mga boss, bakit nga ba kailangan po nating i-varnish itong green slate o kahit anong klaseng bato po na nasa bahay po o design po ng ating bahay? Unang-una po, para po hindi po siya lumutin. So kapag nilumot po kasi yung ating bato na naka-design po sa labas, ipangit po talagang tingnan. So kailangan po nating gamitan ng varnish na kagaya po natin yung ginamit po namin para po hindi po siya basta-bastang lumutin. At pangalawa po, para ma-maintain po yung kulay po ng ating bato. So, laging maganda po siyang tingnan. Akala mo ay natural po talaga na bato. Dahil alam niyo po, itong finish na ito, hindi po siya makintab. So, kapag i-apply mo ito, ganun lang. Magbago yung kulay niya. Magmukha po talaga siyang natural na natural po talaga ang dating. At ang pangatlo po na dahilan kung bakit po natin i-varnish itong ating design po na bato para po madali po siyang linisin. Dahil ang dumi po, hindi po basta-bastang makapag-penetrate po sa ilalim po ng bato dahil nga may harang po na varnish. So kung napansin po niyo mga boss, ang kulay po ng bato na yan ay hindi po pari-parehas. Normal po yan dahil natural na bato po talaga yan. Mga boss, kung kayo po hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss. Pakipindot yung notification bell at huwag po kalimutang mag-like. Sagot ko po ang pagtuturo kung paano po mag-varnish at magpintura. At ang inyong gagawin lang po, mag-subscribe lang po kayo at mag-like. Maraming salamat po.